So, magandang umaga mga preng. Dito tayo sa panibagong reaction video natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa sinusulong ni Senador Robin Padilla na federalism. Matagal na itong sinusulong kaso ngayon lang uli na umkat. So, pakinggan nyo at dinihan nyo mabuti kung ano talaga yung purpose at ano talaga yung federalism o federal government. Sa mga bago pa sa channel ko, subscribe na lang kayo at pakipindot ng notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko. So bago natin simulan, intro muna tayo. Bibigyan natin ng reaction na video yung kung anong sistema, kung paano pinapatakbo yung federalismo. So, panoorin natin para maintindihan natin. Bilangan ng 81 probinsya. At nakapaloob dito ang 145 siyudad, 1,489 na munisipalidad at 42,036 na mga barangay. At sa ngayon, tayo ay nasa ilalim ng pamamalakad ng isang sentral na gobyerno o pamahalaan. Tinatawag itong presidensyal na uri ng pamamahala na ang ibig sabihin, ang pangulo ng bansa ang siyang namumuno sa gobyerno o pamahalaan. Ano ba ang federal na sistema ng pamamahala o gobyerno? Ang federal ay isang sistema ng pamamahala o gobyerno na ang kapangyarihan ng gobyerno ay nahahatig sa pagitan ng nasyonal na pamahalaan at mga maliliit na unit ng gobyerno na tinatawag nilang estado o rehiyon. Ang lahat ng mga aksyong politikal at desisyon. So ayan. So ang federalismo ay nahahati sa dalawang estado. So yung isa, central state. Yung isa, yung mga nasa barangay na state yun. Doon manggagaling at malapit sa mga ordinaryong tao. Sa sistemang federal, ang Pilipinas ay magkakaroon ng 18 federal na estado. Ang prinsipyo ng federalismo ay nakaangkla sa 4 na letra at ito ay ang PRRD. P, power sharing. Mayuriya sa mga kapangyarihan ng nasyonal na gobyerno ay pinamamahagi sa ikalawang level ng gobyerno o ang state government. Resource sharing. So ayun pala, national government at saka state government or central government or state government. So dalawa. So yung Malacanang, yung state government ay central government. Yung mga region, yun yung state government. Sa ilalim ng federal na sistema, ang lahat ng koleksyon ng buwis, 70% nito ang mapunta sa federal na estado, samantalang 30% lamang ito ang mapunta sa federal na gobyerno. Yung income nyo dati, halimbawa sa Region 10 dito, yung income ng Region 10 napupunta doon sa national. So, paghihingi ka ng budget, ika nga ni Robin Padilla, paghihingi ka ng truso, pagbalik dito, toothpick na. So, sa federalism, yung 70% na income ng region, mananatili sa region yon. Yung 30%, yun yung pupunta doon sa national. For all, sa federal na sistema ng pamamahala, magkakaroon ng respeto sa karapatang pantao at pantay na pagtingin at magtrato sa kaurian, kasarian, tribo, kultura, tradisyon, paniniwala, relihiyon at gawi ng tao. Development for all. Ilalim sa sistemang federal, mabigyan ng oportunidad ang mga estado upang makagawa ng naayon na sistema para sa mangandang pamamahala na siyang tutugon sa mga pangyayari
kinangailangan ng mga tao, maging sa sosyal, ekonomiya, infrastruktura, politikal, kapayapaan at kaayusan, at paglinang sa kultura ng isang lugar. Sa sistemang federal, may tinatawag na bicameral federal congress. Ang federal congress ay may dalawang sangay. Ang senado, kung saan ang mga miyembro ay inihalal ng mga tao sa isang estado. Ang kongreso, kung saan ang mga miyembro ay inihalal ng mga tao sa bawat distrito. Ang kanilang pangunahing gawain ay ang paggawa ng mga batas upang gamitin sa pamamalakad ng federal na republika. Ano ba ang federal presidential form of government? Ang presidente at vice-presidente ay inihahalal ng buong bansa. Ang kwalifikasyon ay kagaya rin ng nakasaad sa ating kasalukuyang konstitusyon. Ngunit dapat ang kandidato ay may baccalaureate degree sa kolehiyo na galing sa isang kinikilalang universidad o paaralan sa bansa na kinikilala ng pamahalaan. Na ang presidente at vice-presidente ay inihahalal bilang grupo o magkasama na ang kanilang termino ay aabot sa 6. So ito yung sinasabi nilang na iba dito. Dito, pag eleksyon, iba yung boto ng presidente, iba rin yung boto ng vice president. Saka kung nanalo yung sa kabila, wala kang magagawa. Kaya napakagulo. Kasi pag may project yung presidente, hindi ayon yung vice president. Lalong hindi aangat yung Pilipinas. Pero dito, gaya ng sa US, ang i-elect nyo lang yung presidente. Kung sino man yung kasama ng vice president, pag nanalo yung presidente, yun yung kasama niya. Yun yung magiging vice president. Sa taon lamang, ang federal government at ang state government ay may tatlong sangay. Ang sa federal na gobyerno ay ang ehekutibo o prime minister, legislatura, kongreso o parlamento, maging bicameral o unicameral, judikatura, ang federal na supreme court at mababang federal na korte. Samantalang sa federal na estado ay may ehekutibo na kinabibilangan ng state governor o premier, legislatura, kongreso o parlamento, maging bicameral o unicameral, judikatura, estadong korte suprema at mababang korte ng estado. Mga tungkulin at responsibilidad ng federal o nasyonal na gobyerno, kabuuan kapakanan ng mga Pilipino at ang pag-unlad ng buong bansa. Panlabas na depensa, ugnayang panlabas, paggawa ng mga batas para sa nasyonal na aplikasyon, siguruhing may kapayapaan at pagkakaisa ang buong bansa, siguruhing kaya nating makipagsabayan sa ibang bansa o global competitiveness, magbigay ng teknikal at pinansyal na tulong sa iba't ibang estado ng bansa. Ang mga modelong bansa na may federal na sistema ng pamamahala ay ang USA Federal Presidential, France Federal Hybrid Presidential and Parliamentary. Ano ang kaibahan ng presidential at parliamentary? Sa presidential, may magkahiwalay na kapangyarihan ang executive, legislative at judiciary. Ang presidente, ang pangulo ng estado at ng pamahalaan. Samantalang sa parliamentary, ang executive ay galing sa mayoriya o koalisyon ng mga taga-legislatura. Ang parlamento ay ang kataas-taasan. Ang seremonyal na namumuno sa estado ay hiwalay sa namumuno sa gobyerno. Ang federal na gobyerno ay pinapatakbo sa ilalim ng isang bandila, isang foreign policy, isang federal na konstitusyon, isang central bank, isang uri ng pananalapi, isang sandatahang lakas, at isang sagisan. State Development Fund, ano ito? Ito ay pondo na nanggaling sa 5 pinakamayaman na estado ng bansa. Ang pinagbabasihan nito ay ang kanilang mga kita. Ang State Development Fund o tinatawag nila na Equalization Fund ay lilikhain at pangangasiwaan ng federal na gobyerno upang magbigay ng karagdagang pondo at suporta sa mga mahirap na estado ng bansa upang mapataas ang antas ng ito. Ang State Development Fund manggagaling sa mga probinsya, 5 probinsya na mayayaman dito sa Pilipinas. So, yung mayayaman na probinsya, yung income nila, so susuportahan yung maliliit na probinsya. So, yun yung State Development Fund. Ilang pamumuhay at makatulong sa pag-unlad ng iba't ibang estado sa bansa. Ito ay ang kapangyarihan ng nasa federal na gobyerno. Magdeklara ng gera,
Lumikha at magmintina ng sanatang lakas. Magtatag ng mga pulisiyang panlabas. Umayos sa mga kalakalan sa estado at sa panlabas. Gumawa ng mga batas para sa karapatang magpalathala at patente o copyright law and patent. Magtatag ng opisina ng koreyo o postal. Magmintina ng pananalapi ng bansa. Ito naman ang kapangyarihan ng estado. Magtayo at magtaguyod ng lupa. Sandali lang. Yung una, yun yung gawain ng nasyonal. So, kibali kung federal na tayo, yung naunang statement, yun yung assignment kibali ng national government. So, ang assignment naman ng regional or state government, ito naman. Lokal na pamahalaan o gobyerno, magtayo at magmintina ng mga paaralan. Umayos sa mga negosyo at kalakalan sa loob ng estado. Magpatupad ng halalan. Magbigay ng seguridad sa kanyang kinasasakupan. Ito naman ang kapangyarihan na magkatuwang ang federal na gobyerno. Ito naman yung assignment, assignment or gawain na magkatuwang yung federal government pati yung state government. Magkatuwang yung national tsaka yung regional para mas madaling maintindihan. At ang estado, mangolekta at magkalap ng buwis, magbigay ng pondo para sa kapakanan ng publiko, kriminal na hustisya, mangutang ng pera, magparkila ng bangko o charter banks, magtayo ng mga tulay, daan at mga infrastruktura. Ang federalismo ay may tatlong pangako. Mas mahusay na demokrasya, mabigyan ng tinig at kapangyarihan ang mga lokal na komunidad upang maisulong ang demokratikong pananagutan na kung saan ang mga ordinaryong mamamayan, mga partidong politikal at iba pang personalidad ng demokrasya ay makapagbigay ng reaksyon, karangalan o maging parusa sa mga opisyal ng pamahalaan. Mas mahusay na pamamahala, participatory, nagbibigay sa lahat ng oportunidad upang makilahok sa desisyon. Consensus-oriented, isang proseso ng paggawa ng desisyon kung saan ang isang grupo ay binubuo at sumasang-ayon pa sa interes ng nakararami. Accountable, ang pagbigay ng sapat na katwiran sa mga aksyon at desisyon. Transparency, obligasyon ng mga namumuno na ibahagi sa mga nauukulan ang mga aksyon at desisyon ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Ito yung napaka-importante, yung transparency. Kasi obligasyon ng nakaupo na ipakita yung mga project at kung saan pumupunta yung pondo. Sa federalismo, halimbawa dito sa barangay namin, example lang, yung barangay namin, yung state government, yung central government, yung syudad. So halimbawa, yung barangay namin ay naka-income ng 1,000, yung 70% ng 1,000, 700. So dito mananatili sa barangay namin yun. Yung 300, yun yung mapupunta dun sa city, halimbawa lang. So kung mamawala yung budget dito sa barangay, is mas madaling hanapin kasi nandito lang sa barangay yung mawak. So kailangan transparent para mapakita niya kung nasaan pumupunta yung pondo para hindi siya mabugbog ng mga tao. Responsive, pagbibigay ng madalian at epektibong aksyon. Effective and efficient, mabisa at mahusay na pamamalakad ng gobyerno. Equitable, makatarungan at walang kinikilingang pamumuno ng gobyerno. Inclusive, kakayahang tumugon ng mga pampublikong serbisyo at sinisiguro na ang lahat ay kasali at walang anumang bahid ng diskriminasyon. Pamamahala ng mga katangian ng iba't ibang tribo at kultura. Dahil may iba't ibang tribo na naninirahan sa bawat rehiyon, magkakaiba ang ating pananalita, kultura at tradisyon. Kaya nararapat lamang ang federalismo sa ating bansang Pilipinas. So ayun mga pre, tapos na tayo sa ating reaction video. So ano sa tingin nyo? Maganda kaya yan sa Pilipinas? Comment down below sa mga comment nyo kung anong, kasi kung sa akin lang, mas maganda yon. Kasi yung pondo nyo, hindi na pupunta doon sa taas. Hindi kaya ngayon, hingi ka ng pondo. Troso yung hihingin mo kung ayon pa kay Senador Robin Padilla.
truso yung hihingin mo pagdating dito sa inyo, toothpick na lang. So sa federal government iba, hindi ka na hihingi doon, nandito na mismo yung pondo. So ang kailangan yung bantayan yung mga opisyal na nandito. So mas madaling hanapin yung pondo kung nasaan, kasi alam natin kung sino ang humahawak kasi nandito lang sa atin. So yun lang mga preng. Abang-abang na lang kayo sa susunod na video. At uulitin ko, subscribe kayo at i-post nyo yung notification bell para ma-update ko sa mga bagong video ko. Hanggang sa muli, maraming salamat!